Sa bisa ng isang warrant dinala sa NBI Cybercrime Division ang negosyanteng si Francis Leo Marcos. 2018 nang ilabas ng Baguio City RTC ang warrant dahil umano sa paglabag sa optometry law ni Marcos kaugnay sa kanyang mga optical mission. Dinimanda ko tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ko'y walang kinikita at tayo'y nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. 2010 pa ho yan. Bakit daw kayo kinasuhan, sir? Ay, wala nga ho silang kinikita. Ayan, matapos ma-aresto itong si Francis Leo Marcos, no, naglabas ito ng saloobin tungkol sa pagbatigo sa kanya ng mga tao or ilan na talagang kinakalaban siya. So, itong si Francisco Leo Marcos is inaresto sa salang paglabag sa optometry law na dahil doon sa pamimigay niya ng mga salamin sa mga nakakailangan. So, panoorin natin itong short video para malaman natin yung katotohanan kung anong meron dito. Iniimbestigahan naman ang NBI ang totoong pagkataon ni Marcos bukod sa umano'y panloloko at paggamit ng iba-ibang pangalan. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before. Giit naman ni Marcos, pinag-iinitan siya dahil sa kanyang mayaman challenge kung saan hinahamon niya ang mga mayayaman na tumulong sa mahihirap na tulad daw ng ginagawa niya. Para sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala kung ano man po ang nangyayari sa atin ngayon ay hindi po ito makakapigil sa paggawa natin ng kabutihan. Uulitin ko po, hindi po ako namumulitika rito kaya huwag na kayong mag-ano sa akin na baka ako'y tumakbo, hindi ho. Kulong si Marcos matapos lumabas ang iba pang warrant laban sa kanya tulad ng human trafficking na walang piyansa. Nico Bawa, ABS-CBN News. So yan guys, nakita natin no, na dinala itong si Francis Leo Marcos sa himpilan ng ating gobyerno. So doon nakikita natin talagang tinumpot siya, dinala siya dahil merong sapat na ebidensya. So itong susunod guys na makikita ng video, after ito, nung mga nangyari nga pag-aresto kay Francis Leo Marcos. So, meron siyang ilabas na sa loobin, no? So, panoorin natin ito. Muli po, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Pakishare po mabuti itong video na ito dahil ito po ay pinaka-importanting live ko. Pakishare po. Alam niyo po, ako po ay katatapos ko lamang pong panoorin ang live o ang medyo delayed na po. Katatapos ko lamang pong panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapasilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lungsod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto niyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat ding nararamdaman sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, Dio, ano po eh? Nararamdaman kita, Mayor. Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganun din naman ako. Pero ako kasi, ako, nararamdaman ko eh. Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ho ako eh. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabati ko sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo.
Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi oh, pinagtutulong-tulungan din ako eh ng mga taong nasa linggo. Pero yung isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong. Wala akong tinapakan tao. Kaya kahit saan ko kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Daladala ko yung bayag ko, Mayor. Daladala ko yung bayag ko. Mabuhay ka, Mayor Sko. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Sko Moreno. Mayor, hindi mo lang ako kailangang i-PM. Yung pong aking secretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, pipilitin ko kung makapag-coordinate agad sa inyo. Magpapadala ko ng tulong sa inyo. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay ka, Mayor. So ayun guys, maraming salamat sa mga nanood. So kung bago ka pa lang sa channel ko, I highly suggest na mag-subscribe ka para always kita ma-update every time na meron ako mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat na samahan niyo ako sa ating mga pakikipag-isa or pakikipagbalita sa nangyayari dito.